nandito na nga ulit kami sa Morgue dahil mayroong kaming gawa. What if, parang gano'n na, ako naman ang humiga sa yung ball ng table na ako naman yung babasa. Ang time na mapag-inipat ko nga po, doon na lagi pumapasok sa isip ko na darating yung panahon na ako naman talaga yung hihiga sa akin. At kapag ako na ang hihiga sa embalming table, kasi may bata po akong tinuturuan na ngayon na sila yung mag-handle sa akin, kasi tiwala ako sa magiging gawa nila sa akin. Ako po si Jocelyn Garcia Malga po. Bali yung daddy po ni Bo, kapatid ng mister ko. Uli ng lubos kasi sila. Tinry lang namin na gusto mo ka akong balsa mo. Ay, sabi ko, try mo sa amin. Patuturo lang kita sa tito nonong mo. Noong time kasi ni marami talagang patay. Walang balsa mo niya, talagang matindi yung pagkakagawa. Kahit na 2 weeks mo siyang iburol, hindi siya aamoy. Galing. Ako po si Ferdinand Bong, si Manga po. At ako po ay isang licensed embalmer dito po sa Nonong Malga po Funeral Service. Dati po talaga kasi hindi naman embalming ang talagang gusto kong kuhanin. Ang talagang kinukuha ko pong pulso na pagmiminisyo sa iglesia. At yun, nung nahinto po ako, pumasok ako sa larangan ng pagbabalsamo. Sa lahi na rin po namin ng funeraria, nakita ko rin po yung talagang ganda o yung passion ko sa ganitong larangan. Kasi isang taon din po niya akong, nila akong tinuruan. At yun, 2017 po, kumuha na ako ng lisensya. Lagi ko lang iniisip, kapag gagawa ako, na huwag mo akong pahihirapan, basta ako bahala sa'yo, pagagandahin kita. Yun yung pinaka-mindset ko, bago ko gawin talaga yung mga patay. Bong, yung trabaho mo, mas maganda na kahit hindi ganun kalaki bayad, basta ang iisipin mo lagi, mapasaya mo kahit nalulungkot yung pamilya, mapasaya mo sa pamamagitan ng pagpapaganda mo ng patay, pagsasaayos, kung paano mo pa mapapaganda. Napakasarap sa pangramdam na kumbaga parang pinagtitiwalaan ka ng pamilya na talagang ikaw, ako yung huling mag-aayos sa kaanak nila. At isa sa pinakamasarap na pakiramdam na sinasabi ng mga pamilya, yung magandahan sila sa ayos ko, yun talaga yung priceless pa. Nasa isip ko na lang, pahinga muna dyan, pahinga muna sila sa labas. Wala man silang binilin sa akin, ako bahala sa kaanak nila. Ayusin ko ng todo. Ganun. Ano naman kasi siya talagang sabihin na natin pwede na sa kanya i-termino yung dalubhasa eh. Sa tagal ko na rin po nagbabalsam, hindi lahat matatanda ang nagiging edad bago talaga na namamatay. Kaya doon ko na pagtanto sa sarili ko na kailangan hanggat nabubuhay ka, kumbaga gawin mo yung dapat pagiging mabuting tao. Yung po bang ganun? Kasi hindi naman natin alam talaga hanggang kailan tayo mabubuhay. Yun talaga ang isa sa pinaka nakita ko na kumbaga malalim yung kahulugan sa ilang taon kong pagbabalsam. Sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam. Sabihin man natin patay ang ginagawa kong content. Pero dumating yung time na tumaas ang pagkakilala po ng mga tao sa embalmer. Sinasabi nila na nawala po yung takot nila sa patay, kakanood ng mga video ko, yung po bang gano'n. Kaya natutuwa naman po ako na talagang yung mga nanonood sa akin, marami silang nalaman tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng morgue. At yun, yun naman ang lagi kong sinasabi sa mga video ko na sa panonood nila sa akin na hindi lang basta ako nagpapakita ng patay, hindi lang ako nagpapakita ng mga taon. Talagang kahit papaano, kung ano yung nalalaman ko, yun po yung ibabahagi ko sa lahat ng nanonood.